Hello po mga ka-FSG! Kalderetang kambing po ang iluluto natin today! Wow! Hello guys! If you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Ang first step po is imamarinate po natin ang karne sa 1 cup soy sauce, 2 kutsaritang black pepper, at saka po kalahating teaspoon ng bechin. Then, i-ready na rin po natin yung ating mga pansahog. Available butter po ako, pero small cut lang po yung gagamitin natin. I-add na rin po agad natin yung hiniwa nating sibuyas at bawang. Haluin lang po natin and it is nearly brown. Pag malapit na pong mag-brown yung ating garlic, i-add na po natin yung ating marinated na kaning kambing. Ito pong karne na to is nabahagi namin doon sa nagkatay na kapitbahay po namin. Kaya sure po na fresh at saka native po talaga yung kambing. Haluin lang po natin yung karne para po ma-distribute or ma-dip po yung karne dun sa marinated sauce. And i-cover lang po natin siya. Hayaan lang po natin kumulo in a low heat para po hindi bigla yung luto at hindi rin po ma-dry out yung sauce. And after 1 hour, i-check po natin kung kumusta na po siya. Hayaan na lang po natin siyang nakakover. After 1 hour po, i-check na po natin. Pero mukhang hindi pa po ganun kalambot yung karne. So, maghintay pa po ulit tayo. I-cover muna po ulit natin siya. Malambot na po yung ating karne kasi may humihiwalay na pong buto. Mamaya lang po, i-ready na po natin yung ating ibang ingredients para po maisahog na natin. For now, i-cover muna po ulit natin siya. Ganda na po ng ating karne at saka ang sauce niya. Maganda na po. Pwede na po natin isahog ang ating patatas. Luto ko po na may carrots and patatas, mas nauna ko po talagang isahog palagi yung patatas. Mas matigas po siya compare sa carrots. Half cook na po yung ating patatas, so pwede na po natin isunod yung ating carrots.
i-cover na po ulit natin. Then, let it simmer for another 5 minutes. Okay. And after po nun, pwede na po natin i-add yung ating 1 tablespoon of pickles. Sunod na rin po natin yung ating tomato sauce. Half pack na lang po yung natitira at available na tomato sauce natin. Although, okay na po yan. If ever po, pwede naman po tayo mag-add ng ketchup or kung ano pong available para po mag-add ng color sa ating kaldereta kambing. Natin yung masarap na liver spread, ang sekreto ng masarap na kaldereta. Natin mabuti yung akala natin wala nang sabaw. Mamaya po more sauce pa po yan kapag ma-hover natin dahil po sa ini-add natin mga ingredients. Ang sarap na po na ating kaldereta kambing pero hindi pa po yan kompleto. Idadagdag po natin yung isang kutsara na peanut butter. Yan po ang isa sa sekreto ng masarap na kaldereta kambing. Isabay na rin po natin yung dalawang piraso ng pampasipol na maanghang na red pepper. Gusto niyo pong mapasipol sa anghang, gawin po nating apat yung bell pepper. Pero since na ito po is pang-ulam at hindi naman pampulutan, dalawa lang po yung nilagay ko. Ito ang gamit ko dito. Pwede na po siyang iserve pero para sa akin po, pag ganito po na minimix po ng mabuti, mas gusto pa rin po na isi-simmer siya kahit 2 or 3 minutes para po lalo mag-blend yung lasa. Po ng kaldereta kami dito sa amin sa Batangas, lalo na po pang mga piyesta or magagandang handaan kasi po gustong-gusto ng mga mag-iinom, masarap na pulutan. It's now ready to serve. Kain po tayo. Bali, tinatry ko lang po maglayo sa platito kasi po pag kumakain kami sa Kambingan Resto, ang serving po nila na 3 or 4 na piraso lang na kaning kambing is 150 to 200. Higher po yung price niya compared dun sa mga champagne nila. Wow! Looks yummy! Kain po tayo! Siguro po napatakam ko na po ulit kayo dahil sa masarap na luto ng aming kalderetang kambing. Thank you for watching. God bless everyone. Ingat po tayong lahat!